Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa ginagawang mga bagong malls dito sa Metro Manila. Unahin natin itong bagong project ng PhilInvest, ang Activa. Ito ay isang mixed-use na development na magkakaroon ng shopping mall, residential condominium, office buildings, at hotel. Dito sa pinakababa ng project ang 5-story mall. Malapit na rin itong matapos. Sa taas naman, ongoing pa rin na ginagawa ang office tower. Dito naman itatayo ang hotel, yung nasa gilid naman ang residential condominium at magtatayo pa ng isa pang residential condominium sa likod. Napakaganda pa naman ang location ng PhilInvest Activa. Dito yun makikita sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard. Abangan pa natin ang mga susunod na update sa pagpapatuloy ng progress ng proyektong ito. Ngayon naman, dito naman tayo sa bagong Gateway Mall 2 na ongoing pa rin ang development sa loob. Tingnan natin ang mga bagong stores at mga restaurant na nagbukas na. Pagpasok mo pa lang dito sa loob, makikita mo na agad ang indoor lagoon na may fountain. Napapalibutan naman ng mga high-end na restaurant ang fountain.
Ang ganda talaga ng pagkakadesign ng bagong Gateway Mall 2, para kang nasa loob ng hotel and casino. Mas marami na ngayon ng mga sportswear brand ang bukas na dito sa third floor. Nandito ngayon sa branch ng ANTA sa Gateway Mall 2 ang San Beda Red Lions. Sila yata yung nag-champion sa NCAA. Ang lawak ng branch ng Foot Locker dito. Ito naman ang mga bagong restaurant na nagbukas na. Meron na ditong Via Mare, Hooker Chan, Pound, Pizza Hut, Mangan, Taco Bell at Mary Grace. Nasa gitna naman yung branch ng Mary Grace, isang kilalang restaurant. Marugami Udon pala bukas na, pati na ang French Baker. Dito naman sa kabila, Yoshinoya, Tongyang at Panda Express ang nagbukas na rin.
Napakarami pa mga stores at mga restaurant ang magbubukas dito. Hanggang sa susunod na taon, ayon makikita nyo naman kung gaano kataas ang mall na ito. Yung kabilang side ay nasa 5th floor at dito naman sa side na to ay 8th floor. Dito naman tayo sa gitna ng mall, ang atrium kung nasaan ang giant Christmas tree at ang bagong tourist attraction, ang Quantum Sky View. Binuksan na ilang buwan na nakaraan ang Sky Garden dito sa taas ng mall. Dito rin makikita ang 1,000-seater na Sagrada Familia Church. Connected naman sa mall ang bagong Ivy Styles Hotel. Ito naman ang view na makikita nyo kapag nandito kayo sa Sky Garden. Malawak pa pala yung areas dito na hindi pa nabubuksan at sa baba mayroon pang garden kasi sarado pa yung area na yan. Muling nagbabalik dito sa Araneta City, Cubao ang Fiesta Carnival, isang indoor theme park. Pwede na kayong pumasyal doon at mag-enjoy sa iba't ibang mga rides. Sampung bagong sinema naman ang magbubukas dito sa 5th floor. Anong masasabi nyo sa mga latest na development? Sa mga bagong mall dito sa Metro Manila, mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!